guys, welcome back to our channel. So, medyo madami akong na-receive na PM tsaka feedbacks regarding dun sa recent vlog ko about 10 things I wish I knew before I had my child. So ngayon, since yung stage ng anak ko is toddler stage, 2 years 2 months, syempre yung topic ko na napili again is about parenting. As we all know, pag narinig mo yung term na toddler, ang kadikit agad niyan is tantrums. First, try muna nating i-define kung ano yung, kung bakit sila nagkakaroon ng temper tantrums. During sa age kasi ng toddlers, yun yung time na nag-explore sila sa new things around them, nag-explore sila tungkol dun sa dine-develop nilang abilities, sa bagong mga concepts na na-acquire nila, and also kaka-start pa lang nilang matutong magsalita, mag-converse. So syempre, yung gusto nilang iparating sa atin, hindi nila ma-converse ng maayos. Sometimes yung frustration nila sa mga activities nag-result sa tantrums kasi sobrang overwhelming pa sa kanila yung mga bagong experiences. So, as parents, nandito talaga tayo pa din to guide yung anak natin. So, ngayon, ito yung topic natin. 8 things that we can do to avoid or minimize or lessen temper tantrums. Keep off limits out of sight or out of reach of toddler. Syempre, yung mga toddler natin, lahat ng mga bagong nakikita nila, gusto nila, gagalawin nila. Kasi syempre, para sa kanila, new yun eh. So, point of interest nila. Pag nakita nila yung mga bagay na hindi naman nila pwedeng galawin, tapos na-trigger sila na yun yung interest nila, nakaka-form ng frustration yun sa kanila. Ipipilit at ipipilit nila. Ang ending, magta-tantrums sila. As much as possible, keep off limits, out of reach, and out of sight. So, number 2, give a lot of positive feedback or attention dun sa toddler. Meaning, pag nakagawa siya ng magaganda, or maayos, hindi siya nag-throw ng temper tantrums, i-praise nyo. Tsaka yung bata kasi, pag nagta-tantrum siya, ipipilit niya talaga ng ipipilit hanggang di niya nakukuha yung gusto. Ngayon, kung every time nag-throw siya ng tantrum, tapos na-stress ka, binigay mo yung gusto niya, ang ending, ang kala niya, yung tantrums na yon, yun yung go signal niya na ay, nag-work kay mommy, ay, nag-work kay daddy, so gagawin ko ulit. No, dapat i-try niyong positive reinforcement yung bata. Pag nag-tantrum siya, i-explain niyo bakit hindi kailangan mag-tantrums. Yung experience ko sa anak ko, nag-work kasi sa kanya yung positive reinforcement kahit nagtutrow na siya ng tantrums. Halimbawa, tinapon niya lahat yung toys niya, tapos ayaw niyang ligpitin, ayaw niyang pulutin. Lalo mo siyang sawayin, lalo niyang itatapon, lalo siyang magkakalat. Ang experience ko sa kanya, pag dinivert ko yung attention niya na pinapraise ko siya, wow, Jaira, parang chinichir ko siya, go Jaira, go Jaira, go Jaira, pick it up, clean it, clean it. Sumusunod siya. Kasi ang dating sa kanya, she's in control na parang siya yung bida. Kasi gano'n naman yung bata, try niyo lang ilaro yung emotions niya. Tapos, pag pinick up na niya yung toys, i-praise niyo siya, give niyo siya ng hug, i-kiss niyo, i-compliment niyo siya dun sa positive behavior na ginawa niya. So, may instill sa kanya, pag sinunod ko si mommy, pag sinunod ko si daddy, dun sa instruction na binigay sa akin, mabuti pala, positive yung feeling. Kasi mararamdaman naman ng bata yon, yung love, yung affection, positive sa kanila yon. Kaya better, positive reinforcement, positive approach. Number 3, better i-help at i-guide natin sila dun sa bagong mga milestones. For example, yung sa anak ko, pag nakita niyang may ginagawa ako or si daddy niya naglo-laptop, nagagawa ng report, and all, syempre, bago sa kanya yon, uy, bago to ah. So, triggered agad yung interest niya. Gusto niya, kukot-kutin niya. Ngayon, pag hindi niya nakuha yung gusto niya,
magtuturo siya ng temper tantrums. Minsan, sa mga toys niya, napansin ko, pag yung mga toys medyo advanced pa sa age niya, tapos tinry niya laruin, tapos hindi niya magawa, hindi niya mabuo. Katulad ng mga malalaking puzzle, hindi niya mabuo. Nafu-frustrate sila eh. So, ang ending, magta-tantrum sila kasi out of control sila. Dapat nafe-feel kasi ng bata na always in control. Kaya, better talaga yung activities niya, bukod sa supervised, age-appropriate, yung toys. Yan, para hindi sila magkakaroon ng frustration na hindi pa kasi kaya nung skill nila, tsaka nung milestone nila yung things. Or kung may bagong milestone, maganda, i-guide natin sila. Eventually, paunti-unti, namamaster nila yung activities or namamaster nila yung bagong skill, yung bagong milestone na na-encounter nila. So, yung less yung frustration nila. So, less yung temper tantrums. Number 4, ito, be calm and patient. Guilty ako dito. Nung mga earlier parts ng parenting, lalo na nag-approach si Zaira ng toddler stage niya, medyo maaga kasi talaga siyang nag-throw ng temper tantrums. Siyempre, pag may time naman talaga na putok ka, na mai-irritate ka. Pero kasi, napansin ko din naman, pag nakita niyang, sumigaw ka, nag-tantrum siya, sumigaw ka, still, attention yun eh. So, nanalo pa rin sila, nakuha niya yung attention mo. Ang ending, mas mafu-frustrate sila, mas ipipilit nila yung gusto nila. So, pares kayong magkakainisan. Lalong magiging clouded siya, hindi niya mananavigate yung emotions niya. Kaya better, ikaw yung magiging good example na pag nagtutrow ng tantrums, calm ka lang, be patient. Ginagawa ko, nagbibilang na lang ako sa isip ko. Or, ang ginagawa ko sa kanya, pag nagtatantrum siya, tinitikal ko siya, kinakagat ko yung kilikili niya ng pakiliti, para nadadivert siya. Kasi, syempre, parang yun yung triggering factor mo din na pag nagtantrum siya, maiinis ka din naman talaga, lalo na pag sobrang nagwawala yung bata. Pero, tayo yung adult, tayo dapat yung mas nakakaintindi, tayo yung tutulong sa kanilang mag-navigate ng emotions nila. Ang ginagawa ko sa kanya, lagi kong sinasabi sa kanya na if you're upset, find a way to feel better. Sa paulit-ulit na ginagawa namin, pag nagtatantrum siya, sabihin ko sa kanya, oh, you have toyo again. If you're upset, find a way to feel better. Ngingiti na siya, courage din siya, na mas mag-use ng words to express how she feels. Better yun kasi na alam ng bata yung different feelings. Yung kung sad siya, kung angry siya, if upset siya, if happy siya, at least mapipinpoint niya yung emotion. Tapos masasabi niya kung ano yung nag-cause ng emotion na yun. Natutulungan mo siyang i-navigate yung emotions niya, I mean. At saka kahit paano, tulungan mo siyang i-verbalize kung ano yung nararamdaman niya. So number 5, ito, pinaka effective. Based sa experience ko kay Zaira. Ignore niyo yung action, pero hindi yung child. Halimbawa, nag-throw siya ng temper tantrums, huwag niyong pansinin. Kasi, regardless kung gano'n niyo siya pansinin, regardless kung ano yung reaction niyo, nanalo pa rin siya once pinansin niyo. Halimbawa, nag-tantrums siya sa gitna ng family, so madaming tao. Mananalo siya doon kasi attention seeking eh. Ang gusto kasi nila, attention, para makuha nila yung gusto nila. So, ang ginagawa ko, kinakarga ko siya. Hindi ko siya papansin, hindi ko kikibuin, ipapasok ko siya sa kwarto. Doon siya iiyak, hanggang sa titigil siya. Kusa siyang tatahan, lalabas siya. So, alam niya na kahit mag-tantrum siya, pag walang pumansin sa kanya, hindi effective yung ginagawa niyang tantrums. Napapagod lang siya. Tapos, ina-explain ko sa kanya, you have toy. Umiyak siya. Sasakit lang yung eyes niya. Sasakit lang yung tummy niya. Magsusuka siya. So, alam niya kung ano yung mangyayari pag nagtoyo siya, pag nagwala siya. Alam niya yung magiging consequence ng act niya. Every time nagtatantrums yung bata, better, huwag niyong pansinin
yung ginagawa niyang action, pero it doesn't mean ini-ignore niyo siya. Ignore the action, but not the child. Okay? Then afterwards, ask niyo, why you're upset? Then, unti-unti naman magkakaintindihan kayo, lalo na kung kayo yung primary caregiver niya. Maintindihan niyo, masasabi niya, kahit pa bulol siya, or kahit pa barok yung pagsasalita niya, maintindihan niyo eventually. Number 6, be consistent in everything. Lalo na pag nag-set kayo ng rules dun sa bata. Kasi, ang nangyayari, kaya din sila nagte-temper tantrums, gawa din natin. Kasi, syempre, pag nakita nilang, ay, si mami, umiyak lang ako dito, mababago. May ganun silang notion. Mababago na yung decision nito. Magwala lang ako dito, mababago na yung decision nito. Hindi. Be firm. Pag sinabi mong oras na ng milk, be firm. Kahit magwala siya, kahit ayaw niya, hayaan mo lang siya. Exhaust niya lahat ng frustration niya. Susunod din siya. Magmi-milk din siya. Kakain din siya. Matutulog din siya. Mas mabuti, may clear guidelines kayo at saka consistent kayo sa kung ano man. Halimbawa, sinabi niyong hindi pwedeng galawin tong bagay na to. Hindi pwedeng laruin to kasi hindi ito laruan ng bata. Adult things to. Dapat, regardless kung anong maging reaction niya, magiging firm kayo. Minsan kasi din naman, ang ginagawa ng bata, hindi lang basta temper tantrums. Maglalambing yan. Pag naglambing, uulitin niya, itatry niya ulit. I want this. Can I have this? I want to play this, mom. Oh, syempre, positive yung feeling mo. So, ibibigay mo dun sa anak mo. Wala na, sira na. So, ang mangyayari, sa susunod na hiningi niya, tapos, hindi mo ibinigay, pero napagbigyan mo siya noon, mako-confuse siya. Bakit? Ba't ganun? Dun lalo lalala yung mga tantrums niya. Kasi ikaw mismo yung nagpa-confuse sa kanya. Kaya better be consistent dun sa rules. Pag sinabi mong no, no. As much as possible. Pag sinabi mong, eto na yung oras ng ganito, be firm. Eto yung oras ng ganito. Susunod siya. Number 7, include them sa decision making. Gawin yung interactive yung activities. Kasi major boost sa bata yung alam niya in control siya. Example, ayaw niyang maligo. Tanungin niyo siya, kasi yung anak ko, may oras na ayaw niya pang maligo, gusto niya kasi laro siya muna ng laro. So tanungin niyo siya, bigyan niyo siya ng choices. Do you want to take bath na? Or do you want to eat? Siyempre, pipiliin niya take bath. So, again, ang nagiging cause niya kung bakit siya nagtatantrums minsan, hindi niya gusto kung ano yung isusuot niya. So ask niyo siya, what do you want to wear? Or you choose kung ano yung gusto mong isuot. Pili ikaw. Tulad din sa, halimbawa, sa pagkain. Do you want to eat na? Or do you want to have 5 minutes pa? Last 5 minutes? So, feeling ng bata, may choices siya. So, feeling niya, in control siya. Eventually, sila din naman yung mag-give in. Kaya, halimbawa, pag nagwawala siya, isang effective way, under ng choices, pwede ding isa pa, is diversion. Pag nagwawala siya, i-divert nyo, do you want to play? Give nyo siya ng choices. What do you want to play? Do you want to play blocks? Do you want to play monster puzzle? So, in that sense, in that scenario, mafe-feel niya, ah, I'm in control. So, pipili siya. Oh, so, siya yung nag-isip ko ano yung gagawin niya. Na-divert mo na yung attention niya away sa temper tantrums, tapos na-feel pa niyang in control siya. Speaking of diversion, pag matagal yun na kasi talagang nakakasama yung anak nyo, magkakaroon na kayo ng aura sa kanya, makikita nyo, oy, nag-aura na siya, tantrums niya, nagtatantrums na siya. So, yung time na yun pa lang, i-divert nyo na agad siya. I-alis nyo siya dun sa scenario o dun sa bagay na kinaka-frustrate niya. Nag-work naman. Isipin nyo kung ano yung favorite gawin ng anak nyo, kung ano yung pinaka natutuwa siyang gawin, nare-relax siyang gawin, nakukuha yung attention niya. Yung anak ko kasi pag ganun, gusto niya nagpe-paint siya, nagko-color, nagdo-drawing kanya, mag-read kayo ng libro. Na-divert niya naman yung attention niya, malilimutan na niya yung bad emotions niya, yung frustration niya, hanggang sa hindi na magtuloy yung temper tantrums niya. Na yung 8 things that you can do to avoid or to minimize temper tantrums and to be in control dun sa temper tantrums ng anak mo. Thank you for watching! Oh, Jaira, come here! Thank you for watching! You say, hi!
Hi, thank you for watching. I'm playing with my lotion. I'm playing with you. You say subscribe. 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 Thank you. What did you do? Never ever habol. Never ever trust a quiet child. Look what she did. Zaran. Yes. Okay. Anyways, thanks for watching. At least we have one content.